Kanin din, kanina pa, Father Richard, Father Eliel, for the sacrament of confession. No? Ganun din yung parish, Father Martin pupunta dito, hindi ko alam kung nandito na, from 1 to 4, dahil ang ibibigay namin sa inyo, hindi si Father Darwin, hindi sarili namin, kundi ang sacramento talaga. Go to you, please, receive the sacraments. When you receive the sacraments, you receive Jesus literally. Because He is the one who instituted the sacraments. Amen? Amen. So, cares. Continue to practice cares. Confession. Lahat ng mga kasalanan. Very powerful yun. Alam nyo, nakilala ko si Brother Carlo. Pumupunta ako sa kahapon. Hindi ko nag-serve dito kahapon. Then, pumupunta ako sa embassy. Italian embassy. Dun sa Manila. For our Marian pilgrimage. Sa Europe. This coming October to November. Ang driver natin ay si Brother Carlo Madrinian. Alam nyo, ang nakapagbago sa kanyang sarili, ang healthy and a good impression. Siya po ay, grabe yung mga kabalastugan na ginagawa niya. Lahat, karumihan, ginagawa na niya. Mga kasalanan, dami. Alam nyo, ang sabi niya, ang pinakamalaking nakatulong sa akin, Father, yung good and healthy confession. Yung pinakamadumi kong kasalanan na nahihiya ako. Ang una kong, lahat kinukonfess ko, Father, mga 20 sins, lahat. Nahihiya ako sa kasalanan ko, Father. Alam mo, piniprepare niya yung pag-umpisa niya. Sa matagal lang ko na hindi na na-shock siya. Bakit? Ano nangyari? May lumabas bigla sa kanyang katawan. So, ano yun? No. May lumabas. At ngayon, driver siya at preacher pa. Sasabihin niya sa akin, Father, lahat ng mga pasahero ko, Father, pinupromote ko na si Kristo sa kanyang sakramento. Ako, Father, ay laging nagsasamba na everyday. Darwin, mago ako pupunta sa trabaho ko, Father, everyday with my missus. Sabay ka mo. I should receive first the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya mga CWL na nandito. Sino kayo araw-araw? CWL. Ano ba yung CWL? Katolikong wedding ako. Yan, confession po. Alam nyo, meron siyang sinishare siya kayo, si Brother Carlo. So, alam mo, Father, last June 15, tanto, may isang lalaki na sumasakay sa kanya. Yun na pala yung huling araw na sana niya. Then, magpakamatay na siya. At nag-communicate sila through chat. At sabi niya, kanya pala hindi tumuloy yung isa. Meron palang tikit na nangangailangan sa evangelization ko na huling araw na sana magpakamatay na siya na sa araw na yon. At dahil na-evangelize niya, sabi niya, salamat, tinuruan mo ako ng bilhin. Sin ako yung may balak na magbitik. Sabi na, kaya pala hindi tumuloy na magsakay sa akin. Kinansin ng Panginoon. Dahil may higit pang nangangailangan, naging instrumento po ako ng Panginoon. So, everyday po, ang sinishare niya yung salita ng Diyos. No? Nung una, kakawala yung salita ng Diyos. Busy ako. Sabi niya, Father, kung ako lang, wala pa akong pamilya. Father, magbabasan ako ng Biblia. Buong araw. Ang ganda, Father. Kung alam lang ito ng mga Katoliko, magbabasa sila ng Biblia. Kung saan yung Biblia ninyo, nasa suok ko din, manimahong ok-ok. So, until starting today, read your Bible content. Na pansin nyo naman, every time magsimula ako, I read the gospel. Because it is a word of life.
a word of inspiration, word of guidance, word of enlightenment. Amen? Amen. So, tears, confession, adoration. Before kayo magsamba, dalhin niyo yung buong pamilya niyo in front of the Blessed Tabernacle. Dito po ako mag-exercise ngayon. Meron ang pinupromote at team natin for solemn exorcism dito. At papasok ko after blessing your sacramentals. Pagdasal niyo po ako na makalabas pa ako ng buhay. No? Kung dito pa yun. May isang araw, nasipaan ako dito sa, ano, dito sa Puspon ako. Sa Tagalog, Puspon? Puspon. No? Puspon. 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 No? Ang sakit ng puspon ko, no? Mga dalawang linggo, no? Mahirap lang ako sa paglakad. Sakit ng puspon. Dahil wild yan eh, sisigaw dito, huwag kayong tumakbo ha, kapag hindi yung sisilip dito sa butas, no? Makalilipat sa inyo, no? Yung masamang espiritu. So huwag kayong matakot, huwag din kayong tumakbo, dahil habulin din na kayo, maghabulan kayo doon sa labas. Sweet na sweet, no? Yung humahabol sa'yo, akala mo, boyfriend mo. So, tinuturuan namin kayo how to spiritually dispose before breaking the burden of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Huh. Kayo na mag-deliveran sa bahay ninyo. Kayo na mag-deliveran sa may sakit ninyo. And then practice tears. Magtulungan nga tayo eh. Kapag ako lang lahat, paano yan? Saan mo talagang katubo eh? So, we empower you. Amen? Pasensya naman na magtagalog ko usahay kay ganun kay request. O kailang kakanta kay kaya mo naman. Nakikire ko sa inunta. Muli ko. Buna niya, nandito na si Father Martin. So, salamat tayo. Nandito na si Father Martin. Matawag po tayo ng ibang pari sa mga hindi pa nangungumpisa, nakapangumpisa. The most powerful is the sacrament. Sacramentals are extensions of the sacraments. Baka na, nandito din yung hindi matagal ng bala, no? Ngayon, nag-surrender siya. No? Hindi matagal ng bala, eh. Hindi matagal ng itap. Pero natagal sa holy and exercise water. And holy and exercise oil. Grabe na? Natutuwa ba kayo ngayon? Pumunta kami sa bais. Diba? Bago lang kami doon. Alam nyo, natutuwa po ako. Then, nandun yung anim ka mga pare. At sinabihan ko yung anim na pare, oh, tulungan nyo ako. Tayo ang magdidiligras. So, kneel down before the tabernacle. Yeah, just admit that we are sinners. Sige, Father. At nakita nila how powerful the priest are. Amen? Amen. Bigyan natin ang papuri ang Diyos. So, last week was Father Martin ng Pagos. So, mga tatlo o apat na pare na bumibisita natin ng Saturday ngayon. So, ang iba yung bakante, pupunta dito for confession. Okay? After sa aking hindi ko masabi lahat dahil ang dami talaga nating dapat malaman na mga aral ng simbahan. Ang ganda ng simbahan natin. Grabe. Huwag niyo pong iwanan ang simbahan natin. Kahit merong mga pare na walang direksyon sa buhay, huwag niyo iwanan. Ang iwanan natin yung sekta na total lang ng tao. Just imagine ha, may mga walang direksyon na pari, may mga walang direksyon ng mga Katoliko. Anong bakit maraming santo sa simbahan? Hindi nyo ba yan na-appreciate? Kahit maraming mga makasalanan sa simbahan, pero bakit maraming santo? Ang ibang sikta, puro mga matuwid. Pero bakit walang santo? Hindi nyo alam?
dahil tatag lang sila ng tao. Kaya nga tinatawag ang iglesia, simbahan, the Church of the Saints. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. The Church is the Church of the Saints. Kaya nga ating mga parokya, ina-attribute natin sa mula sa tao. It is the Church of the Saints. Kaya sabihin mo, yung simbahan na huli, Church of the Saints. Wala. Yan po ang masakit ng katotohanan. Tayo mga Katoliko, malapakan. Pito-pito, krag mata. Why, claro. Tinao, dili. Pero minigyo ng mga santos na to. Tapakan na tayo, Diyos. Bakit? Ang tanong ay, bakit? Maraming santos sa simbahang Katoliko dahil ang tatag nito ay hindi tao, kundi ang source sa kabanalan, walang iba ang Diyos. Amen? Amen. Kung iiwanan mo ang simbahan, hindi ang simbahan ang iiwanan mo. Si Kristo mismo ang nagtatag. How powerful the prayer of the Church. How powerful the sacramentals of the Church. How powerful, more than powerful, the sacraments of Christ. Amen? Amen. Sa mga hindi pa nagpakasal ngayon, pakasal na. Lima lang yung requirements. Ilan? Ilan lang pakikainin mo, hindi kasi ka. Dalawang witnesses. Yung mga maninong at maninang mo. Dalawa lang. Ang pang-apat, kayong dalawa. Panglima, pare. Kung mga requirement, ritso na. Amen? Kung saan man, kaya magpabungga man tayo, wala man dyan ta dyan mo. Kung saan man pagpagbungga, nawa pa dyan ka dyan mo, okay rin tayo na ah. Diba? Yung wala dyan mo, hindi, dyan mo po. Bisan pag wala ka dyan mo, basta naka-require, naka-comply ka sa mga requirements, pag-fight na. Amen? Amen. No. Nangalay pare? Ah, okay na. Okay, pwede na ba dyan bukas lang isang buhay misa? Pwede lang. Basta lang ang requirements. Simbara mo sa alasayos. Kuman, sabot mo sa pare, pwede na dyan bukas lang sa piste. Kaya, kasi tuwit nga ngayon mong na-pampon ang na-comply mga requirements. Eh, pinanglan mo na. Kaya makakalay ka, beautiful ikaw niya. At dapat ay kay asawa, may pabiyudo-biyudo ka. Yan na dyan ipasa ang mga requirements. Amen? Amen. Yeah. Ang kasal, pinakataas ng 7 minutes. O, dawato nung ba siya ngayon ba? Diyan kaya sa ito. Dawato nung ba ngayon may imong asawa niya? So, yes, I do. Ah, case na ito. Oh, wala. Pero ma. Kasi, pula na. Kinisod-lisod na dyan yung mga kinabuhi. At dinood! Kanala yung ritual sa kasal, kinabukaan na na. Duhara na kapidges. More yung pinaka-essence. Uy. Dinahang na, mag-minister sa kasal, kamo mga magtiayon. Ang pari ramay mo, solemnize sa inyong kasal. Asapta? Uy, uligin na mo pa kasal? Hanggang mo siya yung pari. Pangatanong mo siya requirements. Sino maro man na? Sino maro? Baptisman? Confirmation? Sa may ibang requirements? Kapilita? Saan ang kapilita? Amo na, Afrikana? O, Afrikana? Mga sa cluster, kapilita? Ah, pila rin. Sa cluster. Pero man yung cluster leader, okay na. Diba? O. Kung niya, pwede na po kayo paso. Pwede na nyo ito sa Christi. Parang sa Christi pa rin. Kung sugot at pare, basta na yun. Amen. Oh, kung lugma ba ninin mo rin? Paan? Kasi kaya nila yung tagawa yan eh. Sabi niya sa ito. Amilo? Oh, pwede nga ito. Bilog ako. Oh. Kung natabunan mo sa kwan, ninyo, sa kapilo ninyo, o katong court, it's not. Kumanday na. Buhay na kagtulog ka ba no? Impas na. Kasimpliras ka sa
Amen? Yan, kita, nakita ng mga butterfly, butterfly, nagpalupad-lupad kita. Aso-aso, ano? Lagan kita, pero, hindi ko lang sisayo. Pero kung wak niyo kay kwarta, ano yung mga ipugos? Diba? Tungod sa handa, wala ba siya i-appear si Quarmen sa handa? Yan, mingo ng pare, no? Pila man ka baboy ng handa. Okay, baboy, ano yung tayo? Hindi, mingo ng pare, ano? Bisa pagwa kay handa, pero ikaw handa na? Pitsuri. Amen? Yan, kung biyudo-biyuda po mo, doon mo sa inyong pare. Hindi na may pastoral approach at simbahan na. Mga, na may biyuda na rin? Na may biyuda? Ang sakto na. Ang sakto na rin? Ang tao rin yun. Dali po? Na? Sasak-sak. Oo, kaya itong pakita ko. Saka na mag-bless na ko kay Paz. No? Ito yung bless pag-una inyong mga religious items. Yung humanity, mag-consecrate ko sa inyong mga senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy, humbly implore your boundless mercy, that you with line of your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind, may all that use it find an answer remedy for soul and body. That Jesus Christ, your Son, O Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to braces against the envious folk. May you be power to drive forth and exalt him, together with his holy angels, by the power of the subject Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. O God, who for man's salvation, those systems, wondrous mysteries, with the vacation sign of water, strengthen your prayer, pouring for your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let the scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, bid cleanse and deliver from harm, stands on to joy as filled of goodness, and an air of peace. Freed from being from any of the snares, with the sprinkling of this water, may everything opposed to the Satan repose and be protected from all peril, through Jesus Christ, our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Alter and invisible strength. As a huling inyong salt ang inyong tubig. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and twine or the strength of force of the first army. Overcome the forces of the enemy, about the put and down.